Makakapanayan po natin ngayon si Dr. Guido David ng Octa Research Team. Magandang tanghali po, Dr. David. Si Raffy Tima po ito, kasama po ang aking partner na si Connie. Yes, good afternoon, Raffy and Connie. Opo. Kumusta po ngayon yung average daily cases sa NCR Plus? Patuloy pa rin po ba yung pagbaba nito? Yes, patuloy pa rin pagbaba nakikita natin sa NCR mismo. 1,145 yung daily, yung 7-day average natin over the past week. So bumaba siya ng 23% from last week. Although of course, yung caveat dito is yung balita natin, yung Department of Health, medyo konting na process na cases kahapon, kaya medyo mababa yung cases kahapon. So pwedeng tumaas yan ng konti. Pero ang nakikita pa rin nating trend, pababa pa rin sa NCR. Mm-hmm. Yung 23% na pagbaba, sapat na po ba yun? Or mas gugustuhin nyo mas malaki pa sana considering yung haba ng lockdown natin? Well, yung 23% ano lang yan, 1 week growth rate lang yan. So kumpara lang yan sa nakaraan na linggo. Pero kumpara doon sa peak ng surge, I think nasa mga 75% yung binaba natin kumpara doon sa highest cases natin. Mm-hmm. So malaki na talaga yung inana natin, na-improve natin. Okay. Pero kung sa pagliluwag, syempre, pag-aaralan natin mabuti kung patuloy pa rin bumababa yung bilang ng kaso. Mm-hmm. Doon naman po sa pagbaba ng reproduction number sa NCR, kumusta po? Sir, NCR ngayon nasa 0.57 yung reproduction number. So medyo nag-stall na siya. Kasi hindi naman natin na-expect na bababa yan forever. Pag naging zero yan, ibig sabihin wala na yung cases. So matagal pa tayong umabot ng zero na reproduction number. Basta naman stable siya, mga nasa 0.5, 0.6, kahit umabot siya mga 0.7. Okay lang naman yun eh. Ibig sabihin, pababa pa rin ang bilang ng kaso. So wala namang wala namang problema. 0.57 yung reproduction number natin. Mababa yan sa ngayon. Ano po nakikita nyo in the coming months? Gayong yung mga kapitbahay po natin, for example, Singapore, Taiwan, fluctuating yung kanilang numbers. In fact, sa Taiwan, tumataas yung kanilang kaso. Ganito ba talaga ang mangyayari hanggat hindi natin na-achieve yung herd immunity? Medyo magiging fluctuating talaga. Kaya talagang importante yung sumunod pa rin tayo sa mga protocols natin. At kung magluluwag tayo, recommendation natin, gradual pa rin pagluluwag natin para maiwasan natin yung magkaroon ng biglang pagsipa ng kaso. Kung masyado natin biglain na magluwag, magbukas tayo mag-ease ng mga restrictions. Pero yung fluctuations na ganyan medyo minsan kasi yun nga, may mga umuwi na tao galing sa ibang bansa tapos hindi na nakaka-catch ng ng testing tapos nakakalusot, may nakakalat na infection. So nangyayari talaga yan, pero gusto natin ma-minimize lang yung mga pangyayaring ganyan. Mm-hmm. At kumusta po yung weekly positivity rate at maging yung healthcare utilization rate na inyong minomonitor? Yung weekly positivity rate nasa mga 10 to 11% na lang sa NCR. I think nasa 10% na yata. Hindi ko pa na-check yung latest na datos. Pero yung sa hospital utilization, nasa 47%. So actually, nasa safe level na siya sa NCR. Ibig sabihin, below 60%, safe na. Mm-hmm. So marami ng space, marami ng hospital beds available. Pati sa ICUs, below 60% na rin. Mm-hmm. Okay. May dagdag pa pong katanungan. Ang aking partner na si Connie. Good morning, Dr. David. Yes, hi. Good morning, Connie. Oo. Meron ho kayong inirekomenda, hindi ba, na sana ho daw yung ating list of mga vaccines na pagdidistribute nito ay per region na. Can you expound on that, please? Yes. Actually, yung last week, kasi sa within the Octa group, may mga iba-ibang researchers. So si Father Nicanor, yung aming valued member, sa Octa, may ginawa siyang sariling study niya about vaccine optimization. And yung sinabi nga doon sa study niya, it's a mathematical model. Based doon sa study, 90% i-allocate sa NCR. Although, yun nga, naman yan, based on a modeling simulation. Mm-mm. Sa amin naman, ako mismo, yung group ko, gumawa kami ng ibang approach naman based on risk level, saka based on economic impact ng pandemic. And ang nakita natin dito sa based economic and risk level, actually similar nga eh, surprising nga, yung economic impact similar sa risk assessment. So ang nakalagay doon, 70% of vaccines i-allocate sa
NCR, Calabarzon, yes. Central Luzon. Mm-mm. Tapos another 10% i-allocate sa Central Visayas and Western Visayas. Mm-mm. And then yung 20%, the other regions na medyo fairly low risk, pero yung iba doon medyo high risk din naman, like Baguio City, tsaka Tuguegarao, tsaka Isabela sa San Diego. So okay, may allocation na naka-recommend doon. I see. Pero meron din ho kayong sinabi na dapat iakyat na sa 75% pa yung ating pong basihan, para magkaroon po tayo ng herd immunity. Ano ho ang difference nung dati na numero po na sinasabi ng DOH as compared to dun sa sinasabi niyong dapat itaas sa 75% ng population? Yes, iyan yung tinatawag na herd immunity threshold. Mm-mm. Actually, nailabas ko na yan dati pero hindi siya masyadong na-cover. Yung 75% based sa reproduction number ng mga variants. Mm-mm. So yung dati kasi based yun sa mga lumang variants, mas mababa yung reproduction number. Kaya yung unang lumabas na herd immunity threshold calculations, nasa 60 to 73%. Right. Pero sa ngayon, ang estimate natin, at least 75% para ma-achieve yung herd immunity. Okay. Pero sa ngayon kasi, medyo mahirap ma-achieve yung 75% kasi kung hindi pa natin mababakunahan yung mga bata, that's mm-mm. almost 30%. Tapos meron pa rin yung vaccine hesitancy sa sectors ng population natin. So ang target natin, ang realistic target is 50% sa NCR. 50% ng NCR, mga 7 million people, ma-vaccinate natin before the end of the year para ma-achieve yung tinatawag na herd containment. So hindi herd immunity, pero containment, parang ma-re-reduce yung risk mm-hmm. na magkaroon ng outbreak or magkaroon ng surge ulit. Okay. So yung herd containment na sinasabi nyo for the NCR na 50%, hindi ba yan dapat tinitignan na rin ho natin yung mga high risk na mga lugar po sa bansa? Like yung mga probinsya po ngayon, mukhang tumataas din. Ano ho ang inyong tingin dyan? Ah, tama yan, Tony. Actually, nasa recommendation namin yan, nasa paper yan, mm-hmm. na hindi lang NCR. I mean, yes. yung allocation, may allocation 70% sa N. Ibig sabihin, kung dumating na vaccine, sabi natin, 1 million, 70% i-allocate natin sa NCR. Calabarzon and Central Luzon. Pero ang target natin sa population mm-hmm. ng NCR, 50% mabakunahan. Ganon din sa mga iba sa mga high risk, kasi minensure natin yung mga kung ano yung mga high risk regions or LGUs yes. For 2021. Simula nung January hanggang ngayon, okay. yung mga perennial high risk and kasama nga dyan Baguio City, sa Tuguegarao, tapos Cainta, Rizal, may mga mm-hmm. nakita tayong mga high risk. Sa kanila, ang goal natin, ma-vaccinate 50% ng population dito sa mga high risk areas. Tapos sa iba naman, yung mga medyo moderate risk, mga 40% population. Recommendation lang naman yan na pwedeng 40% para ma-achieve yung herd containment dito sa mga moderately high risk areas. Mm-hmm. Kasama na dyan yung mga Iloilo, mga Bacolod, mga ibang lugar na emerging risk areas. Right. Okay, basta ang importante ang NCR muna ang magkaroon ng containment. Yes, okay. Mahalagang priority natin yes. talaga yung okay. NCR kasi andyan yung epidemic center o pinakamarami. So dito talaga dito dumadaan lahat dito yung yes. first, in fact dito yung unang bagsakan ng vaccine. So mas madali rin logistically na mag-vaccine roll out. Pero syempre hindi natin kakalimutan naman yung mga other provinces, other LGUs na may high risk. Oo nga po. Pero sa totoo lang, realistically speaking, sa pagdating po ng mga bakuna natin at kung anong mayroon tayo ngayon, mga sa tingin niyo kailan ho natin ma-achieve talaga yung herd immunity dito sa atin? Kung yung herd immunity pag-usapan, mga next year pa yan kasi yung problema yung pag-vaccinate ng mga ng mga minors baka hindi pa natin ma-vaccinate sila kasi hindi pa sila eligible for the vaccine yes. hindi pa nagawa ng clinical trial. So yun yung problema, so baka hindi natin ma-achieve yan this year. Pero yung herd containment possible na ma-achieve yan this year within before the end of the year. Pag nagka herd containment na tayo, maka fully recover na tayo, almost back to old normal na tayo pag ganon.
Mm-mm. Ang business sector din po ay nagsasabi na talagang hindi kakayanin ng ating ekonomiya, no, na hindi ma-achieve kumbaga itong herd immunity as soon as possible. Pero ang gusto nila sana talagang yung mga malalaking kumpanya na may marami hong mga empleyado ay magbigay na ho ng kumbaga ng kanilang direktiba sa lahat ng kanilang empleyado na dapat na magbakuna na sila. Ano ho ang tingin niyo diyan? Mangyayari ba 'yan? Well, hindi ko masasabi kung ano yung feasibility niya sa business sector kasi siyempre sa kanila yan, kumbaga, decision nila. Kumbaga po, parang sabi, dapat wala nang choice yung mga empleyado basta ma-educate. Well, I think mas importante i-educate natin yung mga tao. Kasi mataas yung ano, based sa recent survey, at saka sa survey din namin dati, last year, na mataas yung vaccine hesitancy and hindi pa masyadong bumababa. Parang 32% or 33% yung mga willing magpabakuna, pero yung mga ayaw, ganun din, mga 33%. So parang 1 out of 3, yung isa gusto magpabakuna, yung isa ayaw, tapos yung isa undecided pa. So ang goal natin ma-educate ito mga undecided na magpabakuna na rin sila. And kailangan natin siyempre spread yung information na safe naman itong mga vaccines na ginagamit natin. Ngayon, yung pagpilit sa mga empleyado, ako personally, nahirapan ko, naisipan ko, baka mas lalo magkaroon ng resistance kung pinipilit natin yung mga tao. I mean, pwedeng mag-incentivize tayo sa vaccination. Right. Pero yung pipilitin natin, nila ako sigurado kung ano yung magiging kalabasan. Siguro on that note, ano rin ho ang inyong tingin dun sa sinasabi nga, di ba, na huwag nang i-anunsyo yung mga brand ng bakuna. Basta, on the day itself mo na lang malalaman. Are you for it or against? Well, yung ano kasi dyan, yung issue dyan is more of sa, pag-educate ng mga kababayan natin. Maraming namimili ng brand kasi hindi nila alam yung detalye. Kung, parang naririnig lang nila na mas magandang ganitong brand, ganito. Pero pag nakita nila yung datos, makikita naman nila, halos pare-pareho lang naman yung mga iba-ibang brand. So mas mahalaga talaga, mag-information drive tayo, information campaign. Karapatan din naman ng mga tao na malaman kung anong brand makukuha nila. Pero ang mahalaga, sila mismo, willing sila na magpabakuna. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at mga idinagdag na impormasyon po para sa amin. Yes, maraming salamat. Good morning, Connie Rapp. Yan po naman si Dr. Guido David ng Octa Research Team.